Sa totoo lang guys, medyo kinabahan pa ako. Kala ko hindi matutuloy itong laban ni Jeo Santisima kay Joet Gonzalez. Ay, buti na lang nakatanggap tayo ng press release and mamumove lang pala. At actually, ito sa tingin ko ha, pabor kay Jeo Santisima itong nangyari. Sabi ko sa inyo bakit. Powcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ang gusto kong gawin, ipakita sa inyo yung press release po. At alam nyo po, yung Powcast po, hindi lang po tayo YouTube, Facebook. Meron din po tayong website. So, papakita ko po yung website natin na makikita nyo po doon yung lahat ng mga videos ko. Nilalagay ko rin po dyan. Medyo late lang ng konti. At syempre, mapakikita nyo rin doon yung mga press release po. So, pakibisita po yung powcastsports.com. Kunwari, ayaw nyo ng medyo gulo. Kasi sa YouTube, daming content eh. Kung gusto nyong, let's say, maging updated sa lahat ng content ng Powcast Sports sa boxing at sa iba pang sports, puntahan nyo lang po yung powcastsports.com. Ito po yung itsura niya. At ngayon, papakita ko lang sa inyo itong press release po, no? Here we go. So, babasahin ko ng mabilis para sa inyo, para namang maliwanag po, no? Fresno, California, January 10, 2020. The homecoming of former Unified Junior Welterweight World Champion Jose Ramirez is happening just 27 days later than expected. Central Valley native Ramirez will fight former two-weight world champion Jose Sniper Pedraza in the 12-round main event Friday, March 4 at the St. Mart Center in Fresno, California. So why? So here's the reason. Ramirez and Pedraza were scheduled to fight Saturday, February 5, but Pedraza tested positive for COVID-19. And then we'll talk about the other fights. And here are they. In this 6-round heavyweight special feature immediately before the main event, Olympic silver medalist Richard Torres Jr. from Central Valley town of Tulare, California, will make his long-awaited professional debut. And it will also feature, here we go, this is our Filipino prospect. 10-round co-feature will see the top-ranked debut of featherweight contender Joet Gonzalez. So, bata pala ito ng top rank. Who will fight Filipino veteran Jeo Santisima. And of course, the fight will be on ESPN+. And tickets is $36. And can be purchased at Ticketmasters.com sa mga nasa US po. No? I'm sure we have some Filipinos in the US. So, it's okay. Medyo kinabahan lang ako. Kasi nung nakita ko, sabi ko, move. Nako, delikado. Bakit ano nangyari? Yung pala, nagpositibo po yung mga main event fighters natin. So, dahil sila po ay undercard, sila po ay dapat sumulot sa main event. The good news is, so we know that Jeo Santisima is already in the US. I think mid-January or early January pala, nandun na siya nagtitraining. And his fight, February. So, sabi ko, okay na yan. 3 weeks. But apparently, it will be better now. So, there's two things, no? Jeo Santisima, alam natin condition yan, no? Because he's been training in Cebu. And now that he has more time in the U.S., then he gets himself a chance to be really acclimated. I mean, 2 weeks is good, 3 weeks is good. But having a month or so, like what Casimero, Pacquiao, Magsayo, Angkas are doing, is better. So, that means, para sa akin po, the odds are getting higher para sa ating pambato na si Jeo Santisima. Yung isang araw lamang, pinag-usapan natin, parang he's working with Memo Heredia, and now that the team, including Memo Heredia and everyone else, has a longer chance to, kumbaga, to gel together and to talk it over and to be acclimated, ito si Jeo Santisima, he give himself a better chance of fighting Joet Gonzalez. So, magandang balita po yan. Hindi po pangat na balita. So, kayo ba agree sa akin? No, sa sinabi ko na it's better na na-delay ng konti. Isang buwan lang naman eh. So, from February 5 February 5 to March 5. So, 1 month pala. Exactly. Yan. So, okay ba sa inyo yung balita? I-comment yung nga dyan at what do you think still? Nagbabago ba yung inyong prediction? Ano pa rin ba yung prediction nyo dito? Is still the same? Pag-uusapan natin yan as the fight basta lumalapit na more conversation para ma-promote natin yung mga Filipino boxers natin. Pausalud pa ako sports
isang share, isang like, isang comment, at yung notification bell, pare. Very important para hindi ka nahuhuli sa balitang boxing. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.